balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po ang naging laban ni Teji Tuhini at Naoya Inoue, meron lumabas kaagad na report mga idol sa internet sa posibleng kikitain ng Japanese monster sa laban nito sa Irish boxer na si Tuhini. Kung saan mga idol, may estimated na 6.4 million US dollars o kulang-kulang 360 million pesos para sa pera natin ang pwede may ibubulsa ni Inoue sa kakatapos lamang na laban nito kay Tuhini. Malamang ang estimated na pera na to mga idol kasama na ang malaking sponsors ni Inoue kung saan mahigit na 50% sa kanyang actual na purse money sa laban. Habang si Teji Tuhini naman mga idol, meron daw may ibubulsa ng 1 million US dollars. Well, kagaya nga sa ina-expect natin mga idol, marami ang nagulat sa laki ng kinita ng dalawang fighter. Nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol. Nagalante talaga mga Japanese promoters sa pagbigay ng mga purse money sa mga boxer. Tama talaga mga idol ang sinabi ni Inoue na Japan ang sentro ng boxing sports pagdating sa mababang dibisyon. Kinuha na nila ito sa bansang Amerika. Karamihan kasi sa mga kampiyon mga idol, simula super bantamweight pababa, number 1 talaga ang Japan sa pinakamaraming kampiyon. At speaking sa swerte mga idol, napagtawanan nga po ng mga Pinoy boxing fans itong si Teji Tuhini. Dahil akalain mo daw yun mga idol, 7 round lang ito lumaban kay Inoue. Nagka 1 million US dollars kaagad ito sa bakbakan. Hindi naman daw natin masasabi mga idol na nakipagbugbogan si Tuhini sa Japanese monster. Dahil technical naman nagalawan ang kanyang pinakita hanggang sa round 6. At pagdating sa round 7, sumakit na daw ang kasukasuan nito. E meron nakaagad agad 1 million US dollars si Daddy Tuhini. Sa katunayan nga nito mga idol, sinerpa ng Casimero Brothers ang naging live commentary ng legendary boxer na si Timothy Bradley. Kung saan mga idol, pinagtawa na nito si Teji Tuhini habang pinupokpok ng kamao ni Inoue sa bakbakan hanggang sa sumakit ang kanyang balakang at biglang sumuko sa laban. Kung saan ayon kay Bradley mga idol, sa body shot daw na tamaan si Tuhini pero ang na-injury daw ang balakang nito sa likod. He hit me in the stomach, dislocated my back. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po mag-trending si Naoya Inoue sa boxing sports. Dahil sa kakatapos lamang na laban nito kay Tuhini, ikaagad naman po mga idol, pinagkumpara ng mga boxing fans ang stats ng Japanese monster Naoya Inoue at ng ating pamansang hamao Manny Pacquiao bago pa sila tumungtong ng 32 anyos sa boxing sports. Kung saan mga idol sa record, si Inoue merong 27 wins, kung saan 28 na ngayon dahil tinalo na nito si Tuhini at meron na siya 25 knockouts at walang talo sa bakbak. Habang si Pacman naman mga idol, meron na 52 wins, 3 talo, 2 draw at 38 dito ay nakuha niya sa knockout. At sa division naman mga idol ng dalawang fighter, si Pacman 8 division world champion na habang si Inoue 4 division champion pa lamang. Sa undisputed champion naman mga idol, si Inoue nakadalawa na pero si Pacman kahit isa wala pa. Kaya ang tanong ng mga fans mga idol, sino kaya ang merong solid na record sa boxing sports? Sa dalawang Asian best boxer, si Pacman ba o si Inoue? Well, para sa atin mga idol, iba talaga ang marka na nakuha ni Pacman, 8 division champion at halos 60 fights na sa edad na 32 anyos. Para sa atin, legendary status na talaga ito mga idol. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo dito?